Naramdaman kita. Nay, maganda yung sinabi mo eh, no? Nagustuhan ko eh. Kasi ako ang gumagawa ng sarili kong kakanin at binibenta. Nay, ikaw din gumagawa ng sarili mong buhay eh. Ikaw din ang nagdesisyon eh. Kaya nagiging mga sarap at maganda dahil ikaw din ang gumagawa niyan. Gaya ng ginagawa mong kakanin, hindi ba? Dapat eh, niluluto mo sila lahat. Pero bago mong iluluto sila, nagpre-prepare ka pa. Tama ho ba? Mayroong mga sahog, nandiyan yung mga asukang, nandiyan yung lahat. Ginagamit mo lahat sila para mapasarap yung kakanin na gagawin mo. May pagkakataon, ay nako, mali ang timpla ko, mali ang gawa ko, hindi masarap lalabas yung kakanin ko. Ganyan din ang buhay eh. Minsan may mali tayong desisyon na gagawa natin. Gaya sa pag-aasawa, nagkamali tayo ng pili, dumating yung pagkakataon, nasaktan ka. Hindi naging matamis yung buhay mo. Hindi ho ba? Ngunit nung dumating si Arnel, ang buhay mo ay nagkaroon ng tamis. Tama ho ba? Nagkaroon ng ganda sa nakikita mo. Dahil may nag-aruga sa'yo at nagmahal sa'yo. Ngayon, dumating na naman yung dati mong asawa. Tulad ni Arthur, hiningi na naman niya sa'yo mas mababa kaysa sa hinihingi ko. Ang tanong ko, ibibigay mo? Alam mo, i-consider mo. Kasi iba yung sitwasyon na bumabalik ang asawa dahil nagmamahalan. Dahil, excuse me, alam niya yung pagkakamali niya. Pero kanina pinanonood ko yung sinabi ni Miss Jean, ayaw niyang humarap dito. Iniisip niya yung kapakanan ng anak ng naging babae niya. Naisip niya ano yung feeling ng magiging ng mga anak. Ang dapat isipin niya ikaw. Maski gaano kahaba ng hair mo, hanggang ongpin pa dumating, dapat ikaw ang iniisip niya. Dapat ikaw ang prioridad niya. Yung pangiti-ngiti sa'yo pag nagkita kayo, ano yung ngiti na yun kung hindi naman busilak sa loob niya ang makipagbalikan sa iyo? Nay, alam kong masaya ka na ngayon dahil may nagpapaligaya, may nagbibigay ng tamis, may nagbibigay ng dikit sa buhay mo. Dati watak-watak ka eh. Kasi kanina nung sinasabi mo yung paano ka sinaktan ng dati mong asawa, sobra ka, naluluha ka na eh. May dumating dito, naging malagkit siya. May lagkit ang buhay mo. May tamis ang buhay mo. May nakikita kang ganda ngayon. Ngunit, alin ba dyan sa dalawa ang pipiliin mo?